Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa may loobing tapat at maaasahan. Sa kandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalata ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisa ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingiling ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkakaroon nga kayo ng maraming anak upang pakalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot may ilap na hayop, nakasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin
sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o Poon ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang malagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea sakop ni Pilipo, Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong siya ng kanyang malagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang malagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itinakwil ng matatanda ng bayan na mga punong sardote at mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw,
muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, yung pangyayari pagkatapos po ng malaking baha. At isang pagpapaalala po sa atin ito nung nangyari na narinig natin sa ating maunang pagbasa nitong mga nakaraang araw. Simula po ng pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Eda at Adan, sa Diyos, tayo ay may bahid na ng pagkakasala. At tinatawag ito ng mga teolojya, ng mga eksperto na concupiscence. No? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin may inclination doon sa paggawa ng masama. Mayroon inclination sa sin. Meron sa atin kasabay ng ating natura na mabuti sapagkat tayo nilikha ng Diyos sa kanyang likas at natural sa atin ng kabutihan. Kasabay nito, meron din tayo dahil sa ating pagkakasala na minana. No? At ito yung inclination to sin. No? Meron tayong tendency to sin. Kaya nga, ano yung epekto nito sa atin? Pagkatapos ng malaking baha, nakita natin yung nagiging problema. No? Anong sabi ng Diyos? Paparusahan niya ang sino mang papatay. Anong ibig sabihin ng paparusahan niya? Ibig sabihin, nasa kanyang isip na ang tao merong natural na pagnanasa ng pagkapuot, galit, na maaring makamatay. Saan yan ang galing? Hindi yan mula sa Diyos. Nanggaling yan doon sa ating kasalanan, sa kasalanan ng ating unang magulang. Kaya nga naturally, yun yung ating tendency, no, to defend ourselves, umiwas sa paghihirap, iwasan yung anong mga bagay na maaring makasama sa atin. Kaya nga, maririnig nyo sa ating mabuting balita, maririnig nyo ano yung magiging problema, no? Si Pedro. Nung sinabi ni Jesus, nung tinanong niya, sino ba ako? Sabi nila. Sabi nila, si Elias kayo, si Juan Bautista. Nung sumagot si Pedro, ang sabi niya, kayo po ang Kristo. Kayo ang Mesiyas. Kristo, Mesiyas. Ibig sabihin po, siya yung iniintay nilang tagapagligtas noon na dumating. At sa unang pagkakataon, na-recognize ng tao kung sino siya. Pero may problema sa bandang huli. Ano yung problema sa bandang huli? Ayaw ni Pedro, no? Tinawag niya si Jesus. Hindi sinabi dito yung buong sinabi niya. Pero anong sabi doon sa ating mabuting balita? Tinawag niya si Jesus sa isang tabi at pinagsabihan. At ano yung sinabi ni Pedro? Sinabi ni Pedro, ayon sa ibang account, no? Ang sinabi ni Pedro, pinagsabihan niya si Jesus na tumigil at hindi magkakatotoong siya'y maghihirap at magdadanas ng hirap, pamamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. Diba yung sinabi ni Jesus? Ipinahayag sa kanila yung mangyayari. E bakit naman ito nasabi ni Pedro? Sapagkat naturally, tayong mga tao, ayaw natin ng paghihirap. Naturally, gusto nating ipagtanggol yung ating sarili sa mga bagay na makasasakit sa atin o maaaring magdulot sa atin ng kamatayan. Kaya anong sabi sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang gusto mo, yung gawa ng tao, yung paraan ng tao, hindi yan ang paraan ng Diyos at gawa ng Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, gustong sabihin ng ating Panginoon na yung paghihirap na ating nararanasan sa ating buhay, yung crisis, no? Lahat ng mga bagay na ating
suliranin. Lahat yan, hindi naman yan kontra o hindi naayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat kailangan natin yung pagdaanan upang ma-purify yung ating mga intentions, upang ma-purify yung ating mga sarili sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na hindi magdadala sa atin sa Diyos. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, dapat maluwag nating tinatanggap yung mga pagsubok sa ating buhay. Ano naman yung pangako ng Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan natin at krisis natin sa ating buhay? Anong pangako niya? Kasama natin siya. Hindi niya tayo pinababayaan at hindi magpapabaya ang Diyos kahit kailan. Kaya nga patuloy dyan, no, nung kahapon, patunay dyan yung pagpapalit ng panahon, pagpapaalala ng pag-asa, pagpapaalala ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Paalala ang mga baghari bilang paalala ng katapatan ng Diyos sa atin. Patuloy na tapat ang Diyos sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, hindi lang siguro natin nare-recognize o nakikilala yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Ayaw nating pasanin yung ating krus. Nawa ang pagdedebosyon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno magpaalala sa atin yan na ang krus hindi tinatakbuhan, ang problema hindi tinatakbuhan, ang krisis hindi tinatakbuhan. No? Ang lahat ng bagay, lahat ng suliranin, lahat ng pinagdadaanan ay dapat ating pasanin, dapat pasanin natin ang ating krus. Ito po yung makapagpapabago sa atin. Ito po yung makapagpurify ng ating mga intensyon, ng ating puso at kalooban. Ito po yung maglilinis at patuloy na maglilinis sa atin upang hindi po tayo maligaw ng landas. Yung mga problema, no, sabi sa akin ng isang tao na lumapit sa akin for spiritual direction, sabi niya sa akin, Father, sana po mawala na lang yung lahat ng problema at suliranin ko sa buhay yung krus ko pong dinadala. Sabi ko sa kanya, para saan ang buhay na walang krus? Kung siguro wala kang pinagdadaanan ngayon, hindi mo maiisipang lumapit sa Diyos. Kung lahat siguro nakamtan mo na ngayon, hindi mo sigurong maiisip na maglingkod o kahit magsimba. Bakit? Nakukuha mo na lahat eh. Nasa sa'yo na lahat. Pero dahil sa krus na ito, ipinapaalala sa'yo at patuloy na ipaalala sa'yo hanggang sa matapos ang iyong buhay. Hanggang sa matapos ang iyong buhay, no, na hindi mo kaya ng ikaw lang. Kailangan mo ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa kabila ng paghihirap natin, sa kabila ng mga masasama sa paligid natin, magpasalamat tayo na tayo nahihirapan para sa Diyos sapagkat ito'y paalala sa atin na hindi natin kayang mag-isa. Parati natin nawang alalahanin kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo na may pananalig sa Diyos at hilingin ng Kanyang awa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas
at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga may sakit naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Diyos ang mga personal nating kahilingan. Atin rin ilapit sa ating Panginoon ang lahat na nag-alay para sa misang ito at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng inyong mga itinatanggi at ang mahal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel ng sisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatito, si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat
na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kalomang ito sa aming kababuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,